Nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y upang matukoy ang nasa likod ng pambobomba sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi, Lanao del Sur. Base sa inisyal na report ng ProBar, tuwing araw ng Linggo ay ginagamit para sa Catholic Mass ang naturang gymnasium. Subalit, kahapon ng umaga, pinasabugan ito ng hindi pa natutukoy na salarin. Sa naturang pagsabog, apat ang sinasabing naitalang namatay at 45 naman ang nasugatan. More or less dito, more than 40 ang nandito ngayon sa hospital. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba, nakalabas na. Yung mga daplis lang ang sugat. Nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat. Nakauwi na rin yung iba. Yung ibang natitira ngayon dito, ito yung medyo may malala ang sugat. Sinabi pa ni Governor Adyong na inaantay nila ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP at AFP kaugnay sa insidente. Sa isang pahayag, sinabi naman ni ProBar Director Police Brigadier General Alan Noblesa na isa sa anggulong tinitingnan nila ay ang paghihiganti ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Nagkaroon kasi aniya ng operasyon ng militar noong nakaraang araw sa Dato Hofer, Maguindanao, kung saan 11 sa miyembro ng Dawla Mauti ay namatay, kabilang ang kanilang sub-commander. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang pamunuan ng PNP sa pamilya ng mga nasawi at tiniyak ang pagsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente upang mapanagot ang mga salarin. Nakiusap din ang PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o mga walang basehang impormasyon kaugnay sa insidente na hindi anila nakakatulong sa isinasagawa nilang pag-iimbestiga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.